Hello YouTube, kumusta kayo? Kita naman tayo. This is your boy Ace checking in and I'm back with another video. So, napag-alaman natin na new arrival ngayon dyan sa may Cityland, Ukay-Ukay. So, pupuntahan natin ngayon, bibisitahin natin yung shop and then check natin kung ano yung mga available na sapatos doon sa ngayon. So, samahan niyo ako, tingnan natin yung mga sapatos at ayun, so, before we proceed there, no, kung bago ka lang dito sa channel, napadaan ka lang and mahilig ka mag-ukay-ukay, then tamang-tama itong channel na to para sa'yo. So, mag-subscribe ka na. Libre lang naman yan. Diyan ang subscribe button sa baba. And, pakiclick na rin yung bell icon for notification para hindi mo mintis yung mga videos na i-upload natin dito sa channel. So, di yata gumagana elevator dito sa floor namin. Baba na tayo para makapunta na tayo sa ukay. So, let's go! Crossing, sir! So, bago tayo pumasok na sa loob, mga sir, tugo ko muna kung saan banda itong ukay-ukay na to, ha? So, may kita nyo dyan. So, may kita nyo dyan. Ayan, no? Cityland Grand Central Residences, no? Yung tulay na yan, yan yung paakyat papunta ng Show MRT. So, yan yung station ng MRT Show Boulevard. Yan, kahabaan na yan. Yung building na yan. Ito, EDSA to, papuntang southbound. So yung papunta dyan, yun doon, papunta yan ng Makati, Pasay, Paranaque, ganyan, no. So dito lang yan, basta MRT Show, baba kayo dito sa side na to, southbound. Pagbaba nyo doon, lalakad lang kayo papunta dito, and then yan na yung ukay-ukay. So mandali na lang hanapin. And as usual, yung link ng mapa is ilalagay pa rin natin sa description box, dyan sa baba. So ito na mga tops, nandito na tayo sa loob at nakapagtingin-tingin na rin tayo ng mga sapatos. Marami-rami pa rin namang magaganda talaga dito kasi kaka new arrival pa lang nila kahapon. Parang base doon sa nabasa ko doon sa page nila, which is yung Menos de Gastos nga. So yung Menos de Gastos na Facebook page nila, lalagay ko na rin yung link dyan sa description box para malike nyo na rin and maging updated din kayo kung ano pa yung mga matitirang stocks and supplies dito sa ukay-ukay. And sa ngayon, papakita ko sa inyo yung mga available pa nandito. Marami-rami pa. Bigyan ko naman na kayo ng konting B-roll. So, magtigit-tigit isang sapatos tayo. So, kuha-kuha tayo ng isa. Umpisahan natin dito sa rack na ito. Dito sa likod. So, papunta tayo doon sa may harap. So, dito. Sa ilalim. Ayan. Meron ka agad tayo nakitang Nike Internationalist. Ang size po nito is size 8. Ito lang, may konting bakbak na yung durabak yata yan o parang suede material dyan sa may tab sa likod, ankle tab. Pero all in all, yung sapatos niya is solid na solid pa naman talaga. Wala ring damage dyan sa collar or sa lining. Presyo nito is 780 pesos. Ito po, size 8 na Air Max 2016. Yung bubble niya wala namang butas eh, solid pa eh. Yung iba kasi parang masyado ng squishy, ibig sabihin may butas na yun. 880 pesos lang po ito. Yan. Air Max 2016 po. Yung kung trip nyo ang Nike Cortez, meron dito kulay blue, size 10.5. nice, nice pa naman. Ito lang tataka ko dito, parang yung midsole niya mas malaki sa outsole, extended eh, parang dumulas.
So ayan siya. Ano. Pero ito 10.5 po, 750 o 780 lang. Oh, katabi po niya is ito Nike Free 5.0 size 9. Parang yung kulay niya hot pink or infrared 2016. 880 pesos lang po. Ito po, isang Nike Zoom Pegasus size 9. Huwag niyo nang pansinin yung pagka-deform. Pag sinuot niyo yan, maangat din naman yung dila niyan. Ito lang, masyado ng crispy yung kanyang midsole. Siguro pinuntakbo talaga to. Oh, medyo malala na yung kanyang creasing dito sa 4 foot. 780. Ito po, kulay blue naman, na size 7.5 na New Balance 574 na classic. Actually, dalawa yung ganito eh, dito. So, ito yung isa. And then, meron pang isa dito sa baba. Mas malaki size na ito. Size 9 yata ito. Ito yung isa. Ito kasi yung isa, medyo pudpud na yung ilalim. Pero itong kinuha natin dito sa may bandang taas, ito. Mas maganda siya. Ano yung size ng outsole niya. Pareho lang din ang condition ng upper. Classic, classic na sapatos. Again, size 7.5, 880 pesos. Sa mga naghahanap ng legit na Ultra Boost, meron dito. Ang size po nito is size 8.5. Ayan, may mga konting scuff marks lang dito sa may cage niya at saka sa heel cup. Madumi lang yung kanyang Boost midsole. Presyo po nito is 880 lang din to. Ito lang, 4 foot drags. Medyo napudpud na. Pero yan, Ultra Boost na 880. Pwede ba to? Ito, size 10 na Nike Lunar Epic Flyknit 3. Lunar Lontech. Maganda pa naman yung upper niya. Wala ako nakikita kahit anong himulmol. Ito yung outsole. Kayo na po mag-check. Presyo po niya, 1,280. Ito mga sir, oh. Adidas D-Rot size 9. Ito pa, may insole pa yan. Ganda ng... Ganda rin naman ito, eh, no? Ito, meron siyang script dito. Wala ko nakikita ang putol, parang net material niya. So, okay pa naman to. Presyo na ito, 1,580. Maganda-ganda pa rin yung outsole niya. So, ayan. D-Rot po, triple block. Ito mga sir, oh. Nike Free. Hindi ko alam kung anong ID talaga nito. Pero 1,280 po siya. Size 10.5. Ito lang tanggal ang idikit ng sush dito. Pero other than that, no, wala namang problema. Pwede, pwede pa ipantak po. So, yan. Ito mga sir. Air Jordan na Run. Yata ang tawag dito kasi yan. So, pantakbo siya. Hindi ko lang alam yung specific or yung exact ID niya. Pero size 10 po ito. May dumi lang dyan. Pero buo pa naman siya. No? Yung ilalim niya parang pang racer na outsole. Jumpman lang yung nakalagay dyan. 1,280 po ito, size 10. Ito pala, may damage pala dito. So, ito po, Adidas Pure Boost po na size 8. Yellowing lang yung kanyang Boost. Pero wala pong problema sa kanyang upper. Kahit sa lining at color po, okay siya. Outsole, okay pa din, no? Wala masyadong pudpud. Ang kanyang presyo is... Ano ba yan? 680 pesos lang, no? Puputiin nyo na lang yung Boost niya. Okay na okay pa to. Ito mga sir, oh, size 9.5 na New Balance naman. Yung kanyang upper is gawa sa canvas, leather, at saka suede. So maganda-ganda rin yung ano niya. Focus ka sir.
Yan, New Balance 574, size 9.5. Ang presyo na to, 880. Pwede pa to, oh. Buo pa, buong-buo pa talaga. Ito, mga naghahanap ng ganito, Onitsuka Tiger, size 10 po ito. Nylon, mostly ng kanyang upper material, tapos suede dito sa may heel at saka sa may toe box mismo. Presyo nito is 780. Wala pa masyadong pudpud, wala nga lang siyang sintas. So, kailangan nyo maghanap ng either blue or white laces para dito. Ito, may isa pa dito, New Balance 999, size 9.5 din ito. Yellow nga lang yung kanyang midsole, no? Pero hindi ko alam kung ano, ang bigat na ito eh. So, may mga cross siya or X dito sa may upper. 880 pesos, size 9.5. Oh, para sa mga big feet dyan, merong size 12.5 dito na Adidas. Hindi ko alam, oh, nakalimutan ko kung anong sapatos to. Meron ganito yung pinsang ko eh. Tapos ayan, ang kasulat dito, game day or any day. 1,580. Yan po yung outsole. Yan po. Ito mga pops, oh. Bihira tayo makakita ng gantong klase ng Air Max Thea sa ukay-ukay. Itong Flyknit material yung kanyang upper. So, Air Max Thea Ultra to. Ganda na ito, oh. Ganda rin ang leather quality dito sa likod. Madumi lang yung midsole niya. Lalo dito sa harap. Pero upper ayos na ayos pa. 1,280 po ito, size 8. Sayang, oh, ganda, oh, Oreo. Ito mga pops, oh. Nike FSB chuka naman yung tawag dito. So meron siyang defender repellent system. So technically siguro medyo waterproof siya siguro ng konti. O hindi mabilis pasukan ng alikabok o kung ano man. 1,280 po ito. Yung ilalim niya o yung outsole niya is yung parang sa Nike Tom Sachs or Mars Yard, no? Ganda ng kulay niya, military green, orange, parang undefeated. So yan siya. Again, size 9 po ito, 1,280. So dito sa rack na to, no, marami-rami pa. Hindi ko na sila iisa-isahin in detail. Siguro pakita ko na lang sa inyo yung iba pang meron ng mabilisan. So konting browse na lang, ano, breeze through na lang tayo dito sa may rack na to, dito sa may bandang loob. So ayan, kita nyo dito, may Fury Light dito. Meron ding Saucony na ang tawag mo dyan, Kinvara 9, no? So ito pang takbo talaga to. Ayos na ayos yan. Size po na to is size 8. Size 8 po yung Saucony na yan. Meron ding katabi yung Mizuno dito, which is itong Wave Rider 15. Size 8 din po itong Mizuno na yan. Katabi niya itong Reebok GL 6000. Ang size po nito is size 7 naman. So, ayan. Isa-isa yun lang natin, no, mabilisan lang. Kung gusto nyong i-check, puntahan nyo na lang sila dito. Air Max 1 po, triple white din. Parang ultra. Tignan natin po anong size niya. Size 9 po ito ng women's, no, kasi 40.5 eh. Tapos ito, tingnan natin to, pinakita natin to kanina sa B-roll, is itong New Balance 998. Maliit lang siya, size 8.5 lang, pero para ang haba ng itsura niya, medyo beat na, pero maganda yung kanyang silhouette at saka yung design eh, no. So ito po, 880 pesos lang din, New Balance 998. Then may A6 po dito sa may bandang dulo. Wala nga lang siyang lace, pero ayan. Ibang klase design ng mga midsole ng A6 eh. Ang gagandahan ako. Size na ito is size 7.5. Ay na mag-provide ng lace dyan. Dito sa baba,
ito, mayroong Adidas Ultra Boost dito. Hindi ko alam kung triple black to talaga. Size 8 siya. Kasi tanya yung nagbabakpak na yung paint ng boost. So hindi ko alam kung nirepaint lang ba siya o talagang triple black siya na nagbakbak lang kasi yung ilalim niya white. Ang alam ko kasi white talaga ang boost, mga triple black sa ilalim. Pero yung gilid niya, ayan. So kayo na po bahala mag-judge dito. Ang presyo po nito is 1,280. Dito sa baba, merong Paul George 2 or PG2. Size 8 lang po. Medyo maliit, no? So, kayo na lang po bahala maglinis dito. Ayan, may mga konting alikabok yun. Yung datingan niya. Ayos pa naman. Size 8, no? 580 pesos lang. Heel drag, 4 foot drag. Dito, size 11 po, Under Armour. Yun nga lang, meron lang pudpud yung kanyang sock liner. 980 pesos po. Aside from that, no, wala namang ibang problema. Ayos pa to. Size 11. Yung isa pang Nike Pegasus na size 8 naman. Pegasus 35, no? Gray and vault color. Kayo na po tumingin ng Hondi. Ito lang pala. Pinuntakbo siguro kasi kumakaskas yung likod, no? 1,280. Outsole nyo, okay pa. Ito po. Size 10.5, Nike Structure 17. 880. Ganyan ba talaga yan? O natanggalan ng rubber? Di ko alam eh. Pero feeling ko natanggalan ng rubber. Ito, Nike Run Utility Sequent 4. So, Nike Air Max Sequent ito na utility. Size 11 po. Kita nyo, i-redescent yung pandang part na yun. Anong ganda, no? Ang reflectorize. Ito po yung outsole. 880 pesos po. Yes. So, kung naghahanap kayo ng Adidas ZX Flux, meron po dito. Size 7.5. 880 pesos lang din. Buong-buo pa yung kanyang outsole. Ito mga sir, umuulan ng New Balance 574 dito. So ito kulay blue naman. Size 8.5 po. Presyo niya 880. So dito naman tayo sa side na to, no? Bigyan ko lang kayo ng konting B-roll dito sa mga sapatos na available dito sa rack na to. Isa natin dito sa taas itong Nike Air Flight na to. Size po nito ay size 8. Parang may kulang, ano, parang meron kang pwedeng itikot dito sa velcro niya, dito sa may bandilang dila. Ito lang din, meron siyang tas-tas na sa may collar. Dumi lang ng midsole pero yung upper niya buong buo pa naman. Kailangan nyo lang paputain tong toe cap and ang yellow the outsoles. Pero 880 dito para sa Nike Air Flight. Pwede na. Dito sa baba niya is merong malaki, no? Malaki tong Alpha Bounce na to ng Adidas. Size nito, size 10 lang siya, pero bakit parang sobrang haba niya, tignan. Presyo nito, wala siyang price. Pero yan, yung outsole, tignan nyo na lang. Ito ko na sa inyo yung kondisyon ng upper. And then, tignan natin yung presyo dun sa kabilang sapatos. Baka nandito. 1,280 po. Para sa Alpha Bounce na yan. Dito, sa ilalim niya is
Merong Nike Free 5.0. Medyo na deform yung dila niya dahil dun sa karton. Tignan natin yung size sandali. Estimate na lang tayo, hindi ko makita yung size tag. Siguro mga nasa size 6 and a half. Maliit lang eh, 880. Ito lang po issue. Meron siyang katabi na Nike Free 4.0 RN yata ito. Ang ganda ng upper niya. Presyo nito is 880. Ang kanya pong size, tingnan natin dito sa loob. Size po niya is size 8. Nike Free na size 8. Ito, para sa mga nakakaalam ng Mobile Suit Gundam, yan po yung nakalagay dyan, Kido Senshi Gundam. 361 degrees po itong sapatos na to. Collaboration yata nila with Gundam. Ito yung parang kay Charles Aznable or Aznable na sapatos. Ayan o, MS-06S. So, inisipin ko yung Charles Quasar. Charles yan, Principality of Zeon. So, kasi yung mga mobile suit ni Charles is kulay pula. Harus lahat. So, ito yun. Zako to. Ito, 361 degrees na Gundam sneaker. Ang size po na to, size 9. Ang kanyang presyo, 1,280. Ito mga sir, Roshi Run na size 8.5. Dati ito yung parang pinakaunang Yeezy, no? Pinaka-comfortable yung sapatos nung lumabas. And then natabunan na, 880. Ang katabi niya isang Nike Vapor 9.5 to size 9.5. Ganda rin to, medyo may kabigatan lang yung weight niya, pero maganda yung silhouette and yung design ng sapatos. 1,280 buo pa yung outsole. Ito po, Nike Flyknit Lunar size 8.5, buo pa, no? So, huwag ka na ng ganito eh. Kasi dati may Flyknit Racer ako. 1,280, size 8.5. Kung may naghahanap ng Kyrie 5 sa inyo, meron dito, size 8.5. Linis lang din, ano? Medyo madami lang. Yung white, nagiging grayish na. Pero, okay pa naman, no? 1,280. 4-foot drags lang, medyo malala na. Ito mga sir, anong klaseng Nike sneaker to? Pa-ID naman, hindi ako familiar dito eh. Mukha siyang Air Force 1 na Jordan 1 pinaghalo. Ang ganda ng shoes niya, oversized. Wala nga lang siyang size tag kasi natanggal na ayon. Pero mga nasa 8.5 po siya. Ano sa akin? Ang presyo po nito is nasa kabilang sapatos yata. Pero sa strap niya meron, oh. May puso dyan. Tignan natin yung kabilang sneaker. Sensya na. Hindi ko makita yung price mga sir. Panangyari lang siguro dito kung tripan nyo. Ito siya. Merong ganito dito. Adidas EQT Boost. Yung OG na EQT Boost to eh. Ganda. Ito yung original colorway niya. Merong ganito. Size 9 po. Ang issue lang is itong part na to. Medyo nagasgas na siya ng nagasgas. Outsole niya wala namang problema eh. 880 pesos lang po ito, size 9. May isa pang pure boost dito, mas maganda yung condition, mas maputi yung boost, size 9 din. Ito lang, may sunog ng sigarilyo yata dito sa may bandang medial side, no? Pero yung suelas, okay pa, 1,280. Dito pala sir, merong size 8 yata ito, size 8.5. Size 8.5 na Vans slip-on. Ito yung light eh, magaan to. Ultra crush light, ito yung mga Vans na hinahanap ko. Pero ang gusto ko is yung old school na
black and white na ganito. Ang presyo nito 680, size 8.5. Ito, meron pa isang Vans dito, gray tapos red colorway, size 10 po ito. Ayan siya. Wala nga lang sintas. 780 din yung presyo niya. Katabi niya is itong ito mga sir, size 8.5, Adidas NMD. Medyo malala na nga lang yung heel drag niya. Malapit na umabot dun sa may Boost midsole. 1,280. Again, size 8.5 po. So, meron pang dalawang NMD dito. Ayan, parang XR2 camo. And then, ito na R2 naman. Ang size naman na ito is size 8.5 din. So, maayos-ayos pa itong isang to. Itong R2. Gum sole siya. Hindi yan yellowing ha. Gum sole talaga yan. 1,280 po. Size 8.5. Pakicheck na lang po yung condition. Kung naninilaw ba yung boost. Hindi naman sa akin. Ano? Okay naman yan. Yan po yung outsole. Ito, may nakita tayong Yeezy 350 Boost dito. Hindi ko alam kung legit to. Pakita ko na lang din sa inyo. Tapos kayo na po bahalang mag-LC. Ang size po nito is size 10. Yan po yung shape niya sa likod. Ito po yung placing ng kanyang pull tab. Ayan po yung mismong upper. And then, yan po yung kanyang outsole. Yan po yung boost. 1,480 po. Size 10. Ah, dito sa taas, maraming pong basketball. So, tingnan natin tong isang to. Oh, Jordan 1 pala to na triple white. Ang size po nito is size 10.5. Medyo na-deform lang ng konti. Pero kaya nyo pa naman buhayin yan. Yan po yung stitching sa likod. Outsole. Yung price po siguro nasa kabilang sneaker. Tingnan natin. Oh, 1,780 para sa Jordan 1 na triple white. Ito, meron siyang konting issue dito. Tas-tas na yung fabric. Sa may bandang collar. Pero yan, size 10.5. Ito nga pala, isa pa palang Adidas Pure Boost dito. Ito naman, size 10.5 din. Medyo malaki din, ano. Multicolor yung kanyang prime knit upper. Presyo niya, 1,280. Ito, isang variation ng Curry ng Under Armour. Hindi ito dun sa numbered series niya. Merong ibang ano to variation to. Ang size nito size 10. 1,480 po. Size 9.5 Nike Air Versatile. Yan lang po yung nakita kong issue as of now. Wala namang sole set. Tracing normal for used sneakers, no? 4 foot niya, ito, medyo nawala na yung pattern. Heel part, okay naman. 1,280. Size 9.5. Ito, mga sir, Nike Air Max Air Cage Advantage. Size 10. Ang itsura niya, pang tatay na pang tatay. Wala, walang issue to. Maganda to. Medyo bago-bago pa yung ano. Medyo nanilaw na nga lang yung kanyang outsole, no. 1,280. Buong buo pa, oh. Size 10. Ito mga sir, oh. Merong Air Jordan na sapatos dito. Superfly yata to. Hindi ako sigurado. Pero, ito siya. Hindi ko may paliwanag yung colorway, eh. Wala akong makitang size tag, mga sir. So, hulaan na lang natin. Estimate na lang tayo. Siguro mo nasa size 9.5 to 10. Sabi mo ng 9.5 to 10.5. Hindi ko talaga masabi.
1580 po ito. Yan po yung kanyang outsole. Pretty good. Okay pa naman. Pang basketball pwede pa. Ito, malaki ang size ng Adidas Explorer, size 11. Ang gamit niya, no? Ito nga lang, issue. Oh. Anong presyo na ito? 1,280. Yan po. Ito mga sir, Adidas Barricade, size 9. Tint ng ano, or hue ng blue, or levels ng blue, yung kanyang colorway. Outsole, 880. Ito po, isa pang Nike Air Versatile, size 10. Maayos pa. Outsole. Pasado sa inyo yung outsole. Kunin nyo na, 1,280. Baka na naghahanap po sa inyo ng DMs or Dr. Martens. Ito, meron po sila dito. Nakita ko sa size niya, UK 7, pero US 9. So, hindi ako sure kung US 9 ba yon ng panlalaki o pambabae. Pero, titignan mo kasi para siyang panlalaki na US 9. So, ayan po, nakalagay dito. Dr. Martens Air Cushion Soles. Ayan po. Ay, presyo pala. Huh. 1580. Ito, ito yung outsole niya. Tapos, ito pa. Size 8.5 Converse. Chuck Taylor 70 na low. Kulay niya parang mint green. Presyo po, 1,280. So yun na nga mga pups, nakita niyo na yung mga sapatos. O yun yung mga sapatos na sa tingin ko is worth it pang bilhin. Hindi naman worth it, yung mga interesting lang. Yung mga trip ko na sapatos na meron dito ngayon sa My Cityland. Ukay-ukay, no? So kaka-new arrival lang nila kahapon. So medyo marami-rami pa yung sapatos. Pero kung naghahanap lang naman kayo ng sapatos na pang araw-araw nyo lang, hindi naman yung pampoporma, then pwede na yung mga sapatos na nandyan sa loob. So, ayun, sana nagustuhan ninyo yung vlog natin ngayon. At kung nagustuhan nyo naman, please give this video a thumbs up. Malaking bagay na yan dito sa YouTube channel namin. And also, kung may mga nakasapatos kayong nakita doon habang nagbabrowse through ako tapos hindi ko na ipakita, pasensya na kayo, no? Pero ang gawin nyo na lang is pwede nyo silang puntahan dito. Naituro ko naman na yung location nitong shop. As always, nasa description lang naman yung link ng mapa para hindi kayo maligaw. And ayun, sana nag-enjoy kayo dun sa vlog natin. So, follow nyo nga sa akin mga paps kung gusto ninyo yung mga videos na mahaba ba, 40 minutes long, 30 minutes long, o mas maigi yung parang hinahati ko sa dalawa yung video. Kasi hindi naman sa akin dyan sa comment section kung ano yung mas preferred ninyo. So ayun mga paps, hanggang dito na lang. Tatapusin ko na yung vlog dito para sa new arrival na itong Cityland Ukay Ukay. Kung bago ka lang dito sa channel and ngayon ka lang nakakakita ng vlog ko na Ukay Ukay, please mag-subscribe ka na. Nandyan lang yung subscribe button sa baba. Libre naman to, wala namang bayad. Tandaan nyo palagi, be kind and stay humble. Keep safe. Magkita kita tayo sa susunod na vlog. Peace tayo lahat at God bless sa inyo. I'm out.